Magandang umaga muli, mga kakambal. I hope your day is as bright as this flower, a fire tree flower. Pink, fuchsia, yellow, green, as bright as this. Makulay talaga. Maganda pag makulay ang life. So muli, mga kakambal, magluluto kami para sa inyo. Puntahan natin si Tweenie! Andyan siya. Hello, Tweenie. Flowers for you. Hi, Tweenie. Thank you. How sweet Hello. Of you talaga. Mga Yan. Kakambal, good morning and welcome to our outdoor cooking once again. Yes. Anong menu natin today, Tweenie? Naku, napakasimpleng ulam. Tweenie, pakita natin? Yes, please. So, what do you have there? Ang ating panggisa. Magigisa ulit tayo. Hindi ko pa sinasabi kung anong menu natin. Yan, may bawang syempre sa panggisa, sibuyas, konting kamatis, at minced ginger. Syempre may ginger kasi ang isasahog natin sa ating menu ay chicken strips. Tweenie, tanggalin mo yung cover. Okay. Or mamaya na. Hindi. Tanggalin ko na rin. Okay. Yan, tip lang. Minsan, bumibili tayo sa palengke, kilo-kilong meat. Maganda pagdating sa house, ilagay natin sa canister para ready to cook na siya. Hindi na Lagyan tayo. Natin ngayon ng ampalaya ang ating menu. Ha? At ang main ingredient. Parang nahuhulaan ko na, Tweenie, ang lulutuin mo. Siyempre, ang paborito ng lahat. Wow, ang munggo. Tweenie, parang may tip ka sa pagluluto ng munggo. Ay, tama ka dyan, Tweenie. Yung pagpapalambot lalong-lalo na. Gusto ko nang i-share yung paano ko niluto yan. Yes. Usually, ganun yung way ng pagluto ko pag nagpapalambot ako ng munggo. Ipapakuluan lang ng mga 10 to 12 minutes. Then, iwanan na. Let it rest. Until na gusto mo nang igisa. Ulit, oo. Okay. Lutuin muli, balikan mo. Medyo pakulon ulit ng mga 3 minutes, ganun. Malambot na siya, mga kakambal. Oh. Ready to saute na siya. Nakakatipid tayo ng gas, nakakatipid tayo ng oras. Correct. At syempre, makakapag... magagawa natin ang ating mga ibang household chores, hindi Correct. Lang pagluluto. Okay, magigisa na ako, Tweenie. Correct. Bawang first, syempre. Bawang. Yan. Mabawang tayo, mga kakambal. Yan. Ito na naman ang walang sawang pagluluto. Ayan talaga ang magandang gawin. We love cooking, mga kakambal. Kami ni Tweenie, since nagkamalay kami, alam ko, mga nagluluto na tayo mga simpleng-simpleng ulam tulad nitong ginisang munggo. Correct. Diba? Everybody's favorite is munggong ginisa. Ako yun, favorite ko na, mga kakambal. Marami tayong... Check mo yung garlic, baka okay na. Marami tayong pwedeng isahog. Ayan, lagay na rin natin ang maraming sibuyas. Check ko nga kung maraming sibuyas. Ilan yan? Tatlo? Hindi, dalawa lang. Okay, dalawa. Then, slice. Cut into this small pieces. Hindi naman ganyang small. Basta na-slice lang siya. Diba? Manipis. Ang talagang maliliit na mince. You call this mince. Ginger, diba? Gusto ko ganito kapino, mga kakambal, ang ilalagay kong ginger pag nagisa ko ng munggo. Lalo na kung chicken ang sahog. Dahil naniniwala ako na ang ginger may maidudulot na kagandahan sa ating mga katawan. Oo nga, Tweenie. Alam mo kung malalaki kasi ang hiwa niyan. Isiset aside ng iba, hindi kakainin. Oo, yung mga kids natin dyan, ako, pipiliin ni tata bilang sa plato. Pero ito, while if ganito, ang pagkahiwa-hiwa, sasama sa munggo. Makakain. At sasama sa kanin. Hindi nila mapapansin. Yes, correct ka dyan. Yan, pwede ng then, ginger. Ginger, para mawala ang lansa ng chicken. Chicken breast, actually, yung ating isasahog, mga kakambal. Oo. Yan. Then, konting kamatis lang. Isang piraso Optional lang. Naman po yung kamatis. Yung iba, hindi naglalagay ng kamatis sa munggo. Pero ako, May lasa na hinahanap-hanap ko kasi pag nilagyan ko ng konting kamatis.
ang munggo. Lutuin ng todo. Dapat gisang-gisa ito. Dapat i-press mo siya. Para siya ay... Lalabas yung juice niya. Yeah. Ang bango. Oh. Ang bango, Twinnie. Basta nag-gisa. Alam mo yung may kasabihan pa dyan. Ano? Ano? Kung mabango daw yung pag-gisa. Ay, parang hindi ko alam yun, ah. Sabi nila, kabagso na yung bienan mo. Wow. May ganun? Oo. Ay, talaga? Kung mabango ka mag-gisa, aba, walang problema sa bienan. Ay, kaya pala ako ganun. Ay, wala akong bienan. Joke. Kaya pala, vibes kami. Me! Naman, mabait naman si mama siya. Of course. Yan, lagay mo na yung chicken. Yan. Lagay natin ang chicken. Then, lagyan na natin ng panimpla. Ang asin. Pwede rin po patis. Pero, mas prefer ko po yung salt. Rock salt, actually, mga kakambal. Ganyan. Tulad ng sabi ko, konti-konti lang muna. Baka maalata natin. Then, mas cover. Madaling magdagdag. Cover it. Cover. Cover, cover. Yan. Twinnie, parang may gagawin ka na gusto kong kainin. Meron tayong gagawin. At gusto ko lang i-flex sa kanila. Ay, oo. Pinya. Since ang pinya ngayon ay medyo in season pa, hindi pa huli. Kasi in season ang pinya pag summertime. Mm-hmm. Pero nakabili tayo sa palengke ng pinya. Okay. Parang i-share ko lang how to peel pineapple the easy way. Okay. Okay. Ganito lang, mga kakambal. Ito lang. Una sa lahat, dito natin siya babalatan sa may dahon. Sa may dahon. Yan. Ay, parang mas maganda yung isang, knife. Ganyan, oh. Ganyan lang. Yan. Para madali natin siyang hawakan sa leaves niya. Kung isunod natin yung katawan niyang balatan. Okay. At saka mga kakambal, pag bumibili daw tayo ng pinya, dapat malalaki yung mata. Para mas matamis daw. Ayan o. Madali na lang. At saka madali mo na lang kunin yung, yung balat niya, pababa. Okay. Ayan o. Madali na lang siyang balatan. Okay. Diba? Hindi mo na isinisiksik doon yung kutsilyo. Yan. Good job, Twinnie. Keep it up. Yun. O, diba? Dali lang. Mm-hmm. Hanggang sa mabalatan mo na lahat yan. Dapat matalas ang kutsilyo. Effortless. Saka mamaya kakainin natin to. Of course. Ayan o. Before anything else, mga kakambal fruits muna. Yan. Okay lang ba yung ginisa mo doon? Okay lang? Oo. Okay lang yun. Siyempre, marunong naman ang mga kakambal nating magbalat ng pinya. Naman, pinya pa. Mm-mm. Sabi ka nila, mahirap daw magbalat ng pinya. Kaya yung iba, binapabalatan na nila sa palengke. Sa nagbebenta. Oo, pero sa panahon ngayon, nakapila ka pa. Oo. E di para hindi ka magtagal sa market. Iuwi mo nang may balat. Pwede, kung isa lang ang bibilin mo, paano kung tatlo, apat. Tama. Sa bahay, magbabalat ka pa rin. Diba? O, ito Twinnie, nabalatan ko na. Tanggalin natin yung puwet. Yun. Ganyan. So, merong isa pa dito at gusto kong... Meron po tayong pantanggal ng mata. Ito, ganyan, dali, Yun. Yung pantanggal ng mata na yan, mga kakambal, pwede ring hanapin kung saan, sa grocery, sa market, pwede, nagtitinda ng ganyan. Yan, matalas yan, pagtanggal ng mata ng pinya, madali lang siya. Para tayo nagtitinda ng pineapple. di ba ang bilis? Matalas. Oo, hindi pa isa-isa, kundi diretso na. Ayan. So ngayon ang gagawin natin, i-slice. Mamaya mo na i-slice, Twinnie. Tignan ko muna yung aking niluluto. Okay, kumukulo na. Yeah. Wow. Yun. Ay, luto na yung sagpaw. Sagpaw, friend, ang sahog. Sa
Ilocano. Yan. Yan. Masarap kung nagmamanti-mantika yan para lutong-luto. Yan. Ang ating sahog. Yan. Pwede na nating lagay yung ating pinalambot na munggo. Napudot. Mainit. Kaya. Kaya. Yun. Ibuhos na. Ibuhos. Ang sarap. Ibuhos ang sarap. Pang barangay na naman. Pwede silang tawagin pag tikiman time. Mamimigay ka na naman, tiya. Yan. Ang sarap ng kulay. Oo. Then, bring this to a boil. Ganun kasimple mga kakambal ang magluto ng munggo. Ginisang munggo. Bring this to a boil. Oh. Then, mamaya, lalagyan na natin yung leaves, your ampalaya leaves. Dahon ng ampalaya. Favorite ko yan sa munggo. Pwedeng gisahin yan kung malapit yan ng kumain. Cover ulit. Gusto ko makita kung paano ka mag-slice ngayon ng pinya. Aba, o sige, para kainin na natin. Gusto ko sampulan. Sampul lang. Ito. Slice natin ang pinya. Yan. Gusto mo pabilog? Pabilog? O, pabilog. Gusto ko pabilog. Pabilog. Manipis lang. Yan, oh. Gusto ko yung puwet. Gusto ko yung bandang ibaba. Matamis yun, eh. Correct. Wow! Expert na expert ka sa pag-slice niya, na. Trabaho yun ang kutsilyo. Hawakan ko na? Oko. Okay. Alam mo, nagugas ka naman ng kamay. Naman. Yan, oh. Lagyan natin dyan. Wow. Ang pinya. Yan. Gusto mo yung isa, slicing ko din? Eh, tanggalan mo muna ng mata. Oh, ang cute nga ng pagtanggal eh. O, ito. Pwede naman eh. Hello. Mabilis lang. Habang niluluto yung ating munggo, aba, pwede nating isingit magganito. Oo, mga kakambal. Nakakatipid tayo ng oras. Mas marami tayong nagagawa sa tamang paggawa ng mga trabaho. O, nasa atin lang naman eh, kung paano natin gawin ang isang bagay. Yes. Para-paraan lang yan. Yes. Buti nakabili ka nito. Marami naman. Mm-mm. Yan o. Marami naman sa palengke niyan. Pinya. All year round din. Hindi, kasi itong pambalat. Ah, you mean pangtanggal ng mata. Ay, oo, nahanap yan ni Hubby sa palengke. Siyang nakabili niyan. Ay, sorry. Kasi sabi ko, eh di ba favorite ko rin ang pinya? Sabi ko, bumili ka nga nung ano, pinambabalat nung nagtitinda ng pinya. Sabi ko, ayun, nakahanap siya. Magkano ang ganito? Hindi ko na alam. Baka 100 pesos lang. Ah, madali namang yung tulong naman niya. Ay, oo. Hindi mo ipapalit. Time saver. Ano, islicing ko ulit. Go. Dami nating kakainin pinya. Go. Oh, yan o. Yan. Wow, parang mas matamis ito. Gusto ko manipis. Ayan o. Parang yung nakalata. Mm-hmm. Hindi ko nakukunin yung sa taas. Yeah. Kasi medyo maasim yung taas niya. Malinis ang hand ko. Oh, ready to eat na to. Baka gusto mo ng sampulan. Unahan mo ako. Alam niyo mga kakambal, talagang love namin ang outdoor cooking. Mm. Ang tamis. Wow! Parang nainggit ako sa'yo ah. Ika. Let me have one slice, please. Yeah, that one, oh. Okay. Yeah. Mga kakambal, mukhang hindi hinog, pero alam ko hinog to. Ito para sa inyo, kagat. Kasi, ang sarap! Ang sarap ha! Kasi i-check mo yung ano, pinya muna. I-check mo yung niluluto mo. Hmm. Pwede na sigurong ilagay yung ampalaya leaves. Ang sarap mga kambal. Makakalima akong hiwan. The best. Gusto namin dalawa. Special. No? No? Yeah. Dalawa ang binalatan ko. Sarap.
Kuha kayo mga kakambal yan, oh. Yan. Ah, malapit na. Mm-mm. Ay, sorry. At saka syempre mga kakambal, pag bumili kayo ng ampalaya, maganda yung malalaking ampalayang ganito. Hindi masyadong mapait. Ampalaya leaves. Mm-mm. Hindi masyadong mapait. Masarap siya sa munggo. The best to sa munggo. Oo, yan ang pinakamasarap na gulay para sa munggo. Pwede yeah. Nga may bunga rin siya eh. Mm-mm. Pwede rin. Dahon at bunga. Mm-mm. Pero okay na yan. Kasi madami naman. Tempa tayo sa? Teka, gusto ko. Mga kambal, cheers! Cheers! Mmm! Tama nung sinabi nung nagtitinda. Mas hindi masyadong dilaw. Masarap. Matamis. Juicy, matamis. Wala pa, paborito ko to. Mm-hmm. Alam ko man sana yung paborito mo eh. Ito ang sunod. Sa Imus, lagi kami nito kasi malapit lang ang Tagaytay. Mm-mm. Pag bumili kami nun 10, yan, mura kasi 6, malalaki. Mm-hmm. Yung tigi 80, isa. At saka dilaw na dilaw yun, ano? Mm-mm. Mm. Gusto ko na. Ayan, timplahin mo na. Ayan, Trini, timplahin mo. Parang kakangain ko lang ng pinya, magtitimpla agad, no? Ano kaya? Kaya? Ay, kumulo na. Kaya? Wow! Wow, malapot. Sakto lang yung, ano? Mm-hmm. Yung sabaw. Na? Siguro kulo pa siya ng 1 minute. Correct. Oh, sige. Pag naluto niyan, isang mangkok ulit ako, ha? Sure! Ha, hinanda ko na yung mangkok ko. Ito, okay, no problem. Ito ang mangkok ko! Meron din ako ditong papaya. Balatan natin mamaya. Ito. Papaya. Ito. Merong bagong pitas na nabayabas ulit. Oo, namitas si, habi ng kambal. Dun sa unting taniman. Ito. May limang hinog. Oh, ba't may sili ka rito? Asan? Ayan, sili. Ito. Ay, syempre. Alam mo na. Artum. Iyan ang sikreto ko mamaya. Malalaman ng mga kakambal kung bakit yan. Oh, titimplayin ko na, Twinnie. Okay. Coming. Coming, coming. Like a movie showing. Ayan. Yan. Sarap. Amoy pa lang. Kikiligid ka na naman. Ang sarap ng munggo talaga. Hindi na si Richard Gomez. Favorite. Favorite. Dahil sa munggo, kinilig uli ako. Kanino? Sa munggo. Teka, ilalagay ko na ang kanyang dahon. Okie dokie. Wow, isapaw na ang dahon ng ampalaya. Yes. Para matikman na. Yan. Ilaok-laok. Okay. Halo-halo. Yeah. Kain pa ulit ako ng pinya. Ang sarap ng pinya talaga. Oh, the best. Ganda, no? Oh, perfect lunch to ngayon. Hindi ako magkakamay, pero marami akong makakain. Hindi kaya ako magkakamay? Pwede rin magkamay. Bakit? Malalaman mo mamaya kung bakit magkakamay ka. Sige nga. Ayan. Kalubamon para maluton. 30 hindi, seconds. Hindi ino-overcook. And it's done, mga kakambal. Ang palaya leaves. Yes. 30 seconds. Sakto na yung kanyang lasa. Sarap. Ano, Twinnie? Ito ang para sa'yo. Sige, gawa mo. Again, again, again. Pao? Teka. Aduman makangkon? Twinnie, ang sarap. Sige, loko. Akin yan. Akin yan. Tignan ko kung maubos mo. Ah naman, kaunting kanin. Anong kaunti?
Konting kanin kasi marami yan eh. Ang dami kong ano eh, kanin. Konti lang ako ngayon kasi marami ako kakainin na munggo. Yeah. Diba? Yeah, 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 yeah. Kala mo naman tataba ako. Why not? I wish! Gusto kong bumilog. Why not? Like you. Hindi naman. Sakto lang. Hi Valen, Brookin, Sista. Namiss mo ba ang munggo sa Pinas? Yeah. Pwede kang magluto dyan sa Tennessee. Ito. Okay. Kumakain ba si Bro Mike nito? Aray. Ba, talaga naman. Sa akin yan ha? Akin yan. Akin at yan. Kung bakit sinabi ko sa'yo kanina, magkakamay ka, nako, mga kakambal, bakit? Meron ako dito. Ang bacon ng buhay ko. Talaga? Yes! Bacon daw. Ano yan? Uulamin ang natin. Ang pritong tuyo, syempre, dahil dito, mapapasarap ang pagkakamay mo. Ay, siya. Adi kumain na po yung kilab ko. Ganyan. Ala, nagadumutasukan. Sakto lang. Sige, masarap ang suba ko. Yan. Mga kakambal, hindi naman kailangang mahal ang partner ng ating munggo. Kasi yung iba, may grilled belly, ganyan. O kaya pritong bangos or whatever na kaya tuna, steak. Yes. Ito kaya, ngayon, alam nyo, adobo. Sa previous video ko, ito yung favorite ko. Mapatanghalian man, breakfast, pwede yan. Isawsaw ko yan, magkakamay ako. Munggo on the side, and sweet pineapple as dessert. Oh, that would complete the lunch. Diba? Diba, Twinnie? Wow, nahina, nagbayad kakit din, aya. Okay, let's start. Okay. Thank you, mga kakambal. Please like and subscribe, and please click the notification bell for you to get updated every time we upload our new blogs. Thank you. Thank you. Thank you so much. Kain na. Munggo. Enjoy ko to. God is good. All the time, Twinnie. God bless everyone. Love you.